Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-deliver at pamamahagi ng certified inbred seeds ng DA Pilrice Research Institute o Pilrice sa ilalim pa rin po siyempre ng R-Rice Competitiveness Enhancement Plan o RCEP. Dahil diyan, alamin natin ang kahalagahan ng pagtatanim ng certified inbred seeds. Totoo nga bang tataas ang ani ng 10% kada hektarya kapag certified seeds ang ginamit? Ibig sabihin, kung 100 kaban ang ani, may dagdag na 10 sako agad. Totoo nga ba ito? Siyempre, ibabalti rin natin namin ang mga probinsyang madideliberan ng binhi para sa unang linggo ng Abril. Kaya naman, tutok lang po kayo at sabay-sabay tayong mag-aral at matuto ngayon pong umaga. Nasa kabilang linya, si Engineer Lorenzo Lopez Jr., ang ating pong Project Development Officer, RCEP PMO. Magandang umaga po, Engineer. Ay, magandang umaga rin po, Sir Resty, at sa lahat po ng sumusubaybay at tagapakinig po ng inyong programa. Okay, buena manong pamimigay po ito ng binhi sa ating unang entrada, no? Abril pa lang, ipamimigay na po ang unang buslo ng pagbibigay ng inbred seed sa ating pong mga kababayan. Okay, at okay, sa unang tanong po, Engineer, pakipaliwanag po ang certified inbred seed. At bakit po certified inbred seed ang dapat nating pong itanim? Ayun po, Sir Esting, yun nga po sa ating RCEP seed program po, ay kami nga po yung namimigay po ng mga libre at kalitad po na certified inbred seeds. So ito pong ating mga certified inbred seeds po na ito ay isang seed class po ng ating binhing palay na pumapasa po sa ginagawang pagsusuri ng ating laboratorio sa BPI NSQCS or the National Seed Quality Control Services. Ito po ay mayroong mataas na kalidad na binhi, mataas na germination percentage o pagtubo po nito. So ang pinapamigay po namin ay mayroong germination rate na 85 to 100%, at may mataas din po itong seed purity or pagkapuro kung saan ay sabay-sabay naman po ang pagbulang ng ating mga tanim. So kung mapapansin po natin na ito po ay pantay-pantay pag ito po ay lumalaki. At ito rin po ay ligtas sa mga seedborne diseases. At ito pong ating mga pinapamahaging binhi po ay mapansin natin ay may kalakit po na blue tag. So sa RCEP seeds po ay lahat po ito ay may nakatag po na kulay blue na papel kung saan naman po ay nakalagay po ang informasyon po ng ating binhi. Okay. At mula po nang magkaroon po ng batas din po sa rice tarification law, nagpasimula na po after mga ilang buwan, sir, ano, sir, ano? Engineer? Yes po, sir. Opo. Opo. So, 2019? Yes po. Yung unang bugso po natin ng pamimigay ay during the dry season po ng 2019, at hanggang sa ngayon po ay nasa ikalimang season na po tayo ng pamimigay po, sir. Okay. So, yung ilang taong nagdaan na, sir, ano, engineer, ilang percentage na po ng ating mga kababayan na nabigyan na ba lahat yung ating mga magsaka from Luzon, Misayas, and Mindanao? Ay, sa katunayan, sir, ay sa ngayon po ay ang hindi na lang natin nabibigyan ng mga libreng RCEP seeds ay halos nasa mababa na po sa siguro sa 1% po. Ay, okay. Ito po yung mga hindi pa po nakakapag-pa-enroll po sa ating RSBSA. Mm-hmm. So dapat pala mag-enroll na yung mga kababayan po natin. Kahit medyo may edad na tayo, pwede tayo mag-enroll. Okay, na siguro pinakamagandang enroll, ano? Yung ating pong mga, instead na yung ating tatay ang enroll, pwede mang sinanay, di ba? Yes po, sir. Basta po ay sila ay mayroong kaukulang dokumento po. Yung nire-require po ng ating mga LGU, maaaring po sila yung asawa po or anak ng ating mga farmer. Basta po sila ay makapag-provide lang nung hinahanap po ng mga documents ng ating LGU. Okay, kasi sinanay, pagka si tatay busy-busy, lalo pag kami yung mga ganyang pagkakataon na libreng binhi, natataon na may maraming trabaho. So si nanay pwedeng siya na lamang ang kumuha mga anak po niya. Okay, follow-up question, sir, engineer. Gano'ng karaming binhi po ang kailangan itanim po natin sa isang ektarya kung lipat tanim naman o kaya sabog tanim?
Yan po. So, ang recommendation po ng Philrice ay sapat na po ang 40 kilos na binhi. Opo. Sa isang ektarya po kung ito ay transplanted or lipat tanim. At 60 to 80 kilos naman po kada ektarya kung ito ay direct seeding or sabog tanim. So, ang mga binhi po na pinapamigay sa RCEPC program ay ito po ay naka 20 kilogram packaging na po. Mm-hmm. Kung kaya pati po yung ating mga magsasaka na mayroong pag-aari ng kalahating ektarya pababa ay nabibigyan din po natin ng binhi. Tapos ay ang ating pong mga pagsunod po sa rekomendadong dami po ng binhing itinatanim ay nakakabawas din po sa gastusin natin sa palayan. Mm-hmm. So pagka inbred seed ay magmumulay po to sa ating DLP rice, ano? Pagka mga hybrid, sir, galing national ba ito? Tama po ba? Hello po, sir. Yes po. Bali, ang pinapamigay po natin mga inbred seeds po ay mga national and regional recommended po. Okay. Okay. Dagdag question, engineer. Totoo po bang tataas ang ano? Ito yung kanina. Totoo po bang tataas ng 10% kung certified inbred seed ang gamit po? At bakit po, engineer? Ayun po. So, ayon naman po sa ating pag-aaral po muli at pananaliksik po dito sa Philrice ay totoo po na tataas ng 10. Actually, hindi lang po sa amin pong mga techno demo sa throughout the nation po ay hindi lang 10%, minsan may umaabot pa po ng 15%. Okay. Ng increase sa kanilang ani dahil nga po of course ay sa quality po ng binhi na ating pinamimigay. At yun nga po, na-maintain po kasi natin yung kalidad po ng ating mga binhing palay dahil po ay ang mga certified seeds po na pinapamigay natin ay nagbumula po sa mga registered seeds ng na itinatanim po ng mga partner seed grower cooperatives po ng RCEF. At ito po ay mahigpit pong minomonitor ng NSQCS mula po sa kanilang pagtatanim at pag-aani, kaya nakakasigurado po tayong ma-quality po ang binhi na natatanggap ng ating mga farmer. Okay. Medyo may karagdagang tanong tayo, sir. Bakit hindi po registered ang pinamimigay po natin o kaya sa ating kababayan? Mas mataas po ba ang proseso o yung mas mataas ba ang gastusin pagka-registered ang pamimigay po natin sa ating mga kababayan? Sa akin po, sir, ay ang ating mga registered seeds lamang ay ang mayroon lamang pong access nito or ang pinapayagan lamang na mabigyan sa ngayon po ay ang ating mga authorized po na seed growers. Okay. Dahil ito nga po ay isang higher seed class po at talagang matindi po ang pagpapalaki nito sa mga proseso po natin ay mas mahigpit po ang ating pinapatupad sa pagpuproduce po ng, at pagtatanim po ng ating mga registered seeds. So pinapadami na lang ating seed grower, engineer, ano? Yes, ayan naman po yung ipamimigay sa ating mga kababayan. So napakandang ano to programa, ano? At alam natin yung mga kinagisnan o yung mga ginagawang hobby ng ating mga kababayan, hindi talaga uso sa kanila dati yung pagtatanim ng mga inbreed. Ang uso sa kanila yung tanaw-tanaw lang sa katabi. Tanaw-tanaw lang doon sa magandang palay ng kanyang katabing bukid. So, pwede ba akong kumuha niyo o pamalit? Yun lang yung style ng ating mga kababayan. Pero ngayon, ay halos, sana banggit po nyo, halos 1% na o nasa 99% na nabigyan na po ng mga dekalidad na binhing ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. Karagdagan tanong po, engineer, paano ba ang sistema ng Philrice sa pamamahagi ng libreng certified inbreed seed? So, yun po. Sa kasalukuyan nga po ay mayroon na po tayo mga pauna-una na unang distribution po throughout the Philippines. Ano po? So, in terms of seed distribution naman po ay mayroon po tayong dalawang pamamaraan po ng pamamahagi ng libreng binhi. Ang una po ay ang ating regular distribution kung saan ay katuwang po natin ang ating mga kasamahan sa iba't ibang local government units. So sila po ay nag-a-anunsyo at nagpapamahagi po ng mga binhi sa iba't ibang barangay po natin. At ang isa naman po ay ang aming tinatawag na binhi ipadala, kung saan si farmer naman po mismo ay nakakatanggap po ng mensahe o text messages mula kay Philrice po directly kung kailan at saan siya kukuha ng kanyang libreng binhi. At sa araw naman po ng pagkuha po natin ay wag po nating kakalimutan na dalhin po yung mga dokumento natin tulad ng valid ID,
at RSBSA staff. Okay. At kung wala naman pong kakayahang makapunta si farmer dahil sa importanteng kadahilanan po, maaari naman po siyang magtalaga ng kanyang representative na magpapakita po ng ilang dokumento patulad ng pirmado po ninyo na authorization letter, palakip po ang inyong ID at of course ang inyong RSBSA stamp. Okay. At ang inyong ID rin po ng inyong ipapadalang representative. Ah, okay, so pwede nating bigyan ng authorization yung ating mga kasama sa bahay na pwedeng kumuha, no? Ang importante doon, merong authorization, RSBSA, at ganun po ID ng naka-register, at ganun po ng ID ng kukuha, engineer. Yes po, Sir Resti. Ayan, okay. So maliwanag po ha sa ating pong mga officials, yung ating mga technician. Pwede na magbigay ng authority, kasi minsan na nangyayari po yan, may mga cases na narinig ko. Pag namatay yung ano, namatay yung may pangalan, hindi ka agad-agad nakukuha. Yes. Yun po, siguro po, papagandahin na lang po namin coordination po sa mga LGUs natin na of course, security lang din po kasi ng kanang binhi ang iniisip din po ng partners natin sa ground. Kaya hopefully po ay ma-improve pa rin po natin yung sa mga ganun pong instances. Mm-hmm. So okay. So malaking bagay po yan na may kasama na si tatay na kukuha. Okay. Okay. At follow-up question pa rin, engineer. Pag-usapan naman po natin ang distribution ng certified seed and breed seed. Ano po ang schedule sa unang linggo ng Abril? 10 mga lugar po, engineer. Dito ba sa Luzon, sa Visayas, or Mindanao? Ayun po. So sa this week po, itong kasalukuyang linggo po natin ay meron na po tayong mga mangyayari po na mga delivery po throughout the Philippines po. Ano po? Apo. Sa apat po na, ay sa tatlong region po natin. So, ay apat po, sorry. So una po sa Calabarzon natin, for meron po tayong magiging distribution for the first week of April sa probinsya po ng Quezon, sa bayan ng Chaong. For Central Luzon naman po, meron po tayo sa Hermosa, Bataan. Okay. Maria Aurora, Aurora. Aurora. At San Luis, Aurora. Uh-huh. Sa Ilocos Region naman po, meron pong tatlong munisipyo sa province ng Ilocos Sur, sa Alilem, Tugpon, at Tagudin. Meron din po tayo sa probinsya naman po ng La Union, meron po tayo sa bayan ng Naguilian at sa Rosario. Uh-huh. At for Western Visayas po, meron po tayo sa province ng Antique, meron po tayong anim sa munisipyo po ng Barbaza, Bugasong, San Jose, Remigio, at Patnongon. Uh-huh. At meron din po sa probinsya po sa Negros Occidental, sa Isabela, Moises Padilla, Inigaran, Silay, Cadiz, at Kabangkalan. At ang meron pa rin po tayo sa province po ng Aklan, sa bayan po ng Nabas. Okay, so maraming lugar po from Calabarzon, dito po sa Aurora, at dito po sa Bataan, at iba pang mga lugar, Ilocos, La Union ang inyong mga nabanggit. So, yes. Wala pa tayong Mindanao, engineer, no, na nabanggit? Apo, maaaring ang sa Mindanao po ay magsimula po siguro ng mga second to third week po ng April. Ito po yung kanilang mga early planters. Okay, so antay-antay lang po yung ating mga kababayan po dyan sa Mindanao. Andyan na po yung ayuda. At least, napapagaan yung mga gastusin. Medyo napakalaki po ng challenges na hinarap natin yung taong ito. Mataas ang fuel, mataas ang input. Yung ating mga pataba, grabe, ang inabot po. So, at least makakabawas naman. Sana ay paglako ni palay o paglako ni farmers ng kanyang palay, wag naman po yung minusin. Kasi dapat, di ba dapat engineer, yung pagtaas ng mga input dapat sinasama sa calculation na dapat ano ba yung presyo na dapat pong matanggap ng ating mga kababayan, presyo ng kanilang palay. Tama po ba yun? Yes po, sir. Ngunit siguro po ay kailangan pa rin nating ma-improve, lalo na sa yung tinatawag din natin na farm gate price. Opo. Dahil nga ay talagang
despite na nagtaas na ang ating fuel at pataba, ay sadyang hindi ganong naapektuhan po yung ating presyo lalo sa mga traders natin. At yun nga, hopefully nga, kung ganun din lang ang ating sistema, ay matulungan naman po natin yung mga farmer natin na mapataas po yung kanilang ani, dahil sabihin na natin talagang na medyo mababa po yung presyo, ay mababawi naman po nila ito sa dami po ng ani na kanilang aanihin. Okay, so sulitin na lang siguro. Alam natin, ay may dagdag ko, engineer, ano, bukod sa mga numero ng ating pong inbreed seed, kagaya ng 322-16480, ano po ba yung mga inbreed pa natin na idagdag? Na, siguro, bawi na lang siguro tayo dun sa mas mataas na ani. Yes po. Sa ngayon po, sir, kada region po kasi natin, ay meron po yun nga po, nabanggit ko yung top 5 varieties natin. Meron okay. tayong national at regional variety. So dito po sa atin sa Central Luzon ay meron tayong 322, 480, 402, 436 at 160. So ito po ay may mga kanya-kanya ring characteristics. Meron po yung malakas talagang umani na halos pumapantay sa mga hybrid po natin. At meron din naman po sa eating quality. So depende rin po sa preference ng farmer ang pagpili din po ng variety. At sa ngayon po, katunayan po sa aming mga techno demo na nakakalat po sa ating bansa ay nagsishowcase din po kami ng mga newly released varieties natin tulad ng mga 500 series at tinitingnan po din po namin yung mga performance po nito kada lugar. Mm-hmm. So medyo ang maingay ngayon sa mga farmers po natin na inbreed eh, yung 436. Tama po ba ako? Medyo maingay ito. Yes po sir. Ito po ay actually maganda po yung performance niya dahil malakas din po itong umani. Halos ano po? Papantay rin po ito sa 222 at medyo maganda po rin yung kanyang eating quality. Mm-hmm. So yung isa ating kaibigan eh, mataas yung ani natin ng hybrid pero halos magkapantay eh, sa ani na kanyang ina din sa lugar ng kanyang bukirin. So mataas, maganda. At ang isang ano lang, ang feedback lang is hindi daw po pwedeng itanim pagka tag-ulan. Tama po ba yun? 436 po natin. Dapain daw yata ang ano, ang naging feedback. Actually sir, may cases po tayo na ganun sa ilang area. Pero ayun nga po, ito po ay, ito po mga varieties din kasi po natin ay talagang, yun nga, nabanggit ko ay recommended siya for national and regional, meaning ito ay maaari nyo pong itanim lang both for wet season and dry okay. season. Siguro po ay maaari pa rin po natin pag-aaralan yung mga areas po na may ganito pong cases. Mm-hmm. So baka napadami lang ng urea nung mababa pa yung urea. Yes po. Opo, maaari po. So sobrang bigat na po ng mga butil ng kanyang palay ay nagtumata pala po. Opo. So ngayon yung medyo mapapaganda kasi kung mahal naman ang urea na halos nag 3,000 na dating 1,000 magiging 3,000 na. So magiging dilawin ng bahagi at natawag ng balikatan yung tangkiran sa Ilocano. So magiging maganda yung tayo at lalaban yan sa tayuan. So okay, engineer, last message na lang po sa ating mga kababayan sa ating po naging topic ngayong pong umaga. Okay po. Muli po ay ipagpatuloy po natin ang pagsuporta po sa mga programa ng ating gobyerno po, lalo na sa mga programang pagpapaunlad po ng ating agrikultura. At makakaasa po kayo sa amin po sa RZC program na ipagpapatuloy po naming maiparating sa inyo po sa ating mga magsasaka ang libre at ikalidad na binhi. At isa lamang po ang aming programa po sa apat na component po ng RZC. So meron pa rin po tayong mechanization program, credit program at extension services program. So hinihikayat ko pa rin po ang ating mga farmers po. So nabanggit ko nga kanina, nasa 1% na lang yata ang ating mga farmer na hindi pa nakaka-register sa RSPSA na makapag-enroll po tayo at makipag-ugnayan po sa ating mga city or municipal agriculture office at magpatala po tayo
upang makatanggap pa po tayo ng mga ayuda po at tulong mula sa Department of Agriculture. So yun lamang po sir at maraming salamat po. Salamat po engineer sa inyo pong panahon at kalamang muling ibinahagi sa ating pong mga kababayan patungkol po sa pamamahagi ng Certified Inbred Seed sa lahat po ng ating pong mga magsaka dito sa ating bansa. Maraming salamat engineer. Salamat po. Okay, yan po ang ating pakikipanayam sa ating pong mga masisipag na mga kawani lalo po sa pamamahagi ng Certified Inbred Seed sa buong bansa.